Hi guys, magandang buhay po. Kapwa OFW. It's 3:52 po here in Hong Kong now. At sobrang init po sa labas. Grabe ang init. I think is 30 degree pa lang ngayon. Pero next week, mag to 23 degree daw, bababa na. Magsisimula na rin po ang winter dito. Kaya lalamig na. Yay! Gusto ko pong malamig dahil sobrang init po. Grabe. Iba po ang init dito kaysa sa Pinas. Ang init dito para kang nasa pugon. Dahil na rin po siguro sa tataas ng mga building. Kaya wala kang manong hangin. Grabe ang init. Sobrang init. Pag lumabas ka, grabe ang init. Tapos pagpasok mo ng bahay, malamig kasi nga naka-aircon. Kaya yung iba nagkakasakit. Sipon, ubo. Buti ngayon hindi ako sinipon at ubo. Kasi medyo less kami sa labas. Kasi nga, hindi kami masyadong lumalabas. 1 week na palang walang pasok ang aking mga alaga, guys. Kaya stay lang muna kami dito sa bahay. Pero normally, pag ganitong hapon, nasa swimming pool kami. Pero ngayon kasi may ano sila, may ka-playdate. Kaya stay muna kami dito sa bahay. Kaya ang katulong, mukmuk din muna dito sa kwarto. Huwag nyo muna tignan ng kwarto ko, guys, ha? Kasi magulo. Ang sarap humilata muna kasi. Tapos, ang hirap magano, daming tambak dito sa kwarto ko. Gusto ko nga magpa-box kaya lang iniisip ko baka next year na siguro ako magpa-box kasi nga ka-uwi ko lang nung August tapos uwi ko ng December. Ipag magpa-box guys, grabe. Alam nyo na, kailangan mong gumastos. Dapat yung gastusin ko sa box, pera ko muna pang uwi sa Pinas, di ba? Saka malimit talaga ako mag-box, guys. Kasi nga, iniisip ko talagang gastos. Ang dami-dami mong ilagay sa box. Tapos, dami mong mabinibili pagdating sa Pinas. Diyos ko, Lord. Hindi rin naman nila gusto eh. Ay, yung iba, napapakinabangan. Pero yung iba, kahit bilhin mong mahal kung ayaw nila, wala rin, di ba? Sino makaka-experience ng ganyan? Yung nagpapabox ng bonggang-bongga, ang daming binili na ang mamahal. Pero, pagdating sa Pinas, hindi nila pinapansin, di ba? Kaya nga, nakakawalang gana. Kaya mas okay na lang na pag-uwi mo ng Pinas, doon mo sila i-shopping kasi mas gusto nila yun. At yun talaga, kasi sila mismo ang pumipili. Kaya gusto talaga nila. Katulad ko, sa mga anak ko, guys, hindi ako mahilig mamili dito talaga. Promise. Kasi kahit bilhan mo sila sa mamahaling mga shop, katulad ng Giordano or Busini, kasi dyan lang ako lagi pag nagsisale, dyan lang ako namimili talaga. Pagdating ng Pinas, ayaw din nila kasi nga hindi mo ano yung sukat nila at saka hindi mo alam yung taste nila eh. Kaya sabi ko mas okay na lang na ano, doon na lang sa Pinas, sa Pinas na lang sila mamili. Kaya ganun ang ginagawa ko pag umuwi ako ng Pinas, doon ko sila sinashopping, hinahayaan ko silang mamili ng gusto nila. Pero hindi naman talaga yung as in na marami-marami. Minsan, ano lang, isang sapatos, isang t-shirt, damit, mga ganun lang. Pero hindi talaga as in yung bongga-bongga na bibilhan mo talaga sila. Siyempre, lalaki pa naman yung mga bata, diba? Ay, siya nga pala, guys. Gusto ko rin sanang pag-usapan ang about sa mga first-timer na gusto mag-abroad. Ano yung mga dapat nilang tandaan. Unang-una po ang dapat nating tandaan pagdating natin sa abroad. Isipin po natin kung paano tayo nakarating dito sa abroad. Kung ano yung hirap na dinanas natin bago tayo makarating dito sa abroad, di ba? Unang-una pa lang po sa Pinas, mag-process ka pa lang, di ba? Ang grabe na, grabe nang hirap pinagdaanan mo, di ba? So dapat po nating tandaan yung hirap at sakripisyo natin bago tayo makarating sa abroad. Di ba? Kaya guys, yung mga first timer po, tsaga-tsaga lang guys. At saka, kung makatagpo man kayo ng medyo may ugali ang isang amo, sakyan nyo lang guys. Kailangan nyo sakyan din yung ugali niya. At saka, ano, pakikisamahan mo lang siya. Basta pag nagalit or ano, mag-sorry ka na lang. Yung sorry, na, sorry ma'am, ganito-ganito. Huwag ka nang sumagot-sagot or magdabog-dabog kasi ayaw talaga nila ng ganyan. Mas okay sa kanila yung magsuri ka na lang at saka hindi ka magdabog o di ka na magsimangot, diba? At isa pa guys, kung first timer ka dito sa Hong Kong or sa abroad, dapat nating tandaan na
magbayad muna ng utang sa Pinas. Alam ko at alam nyo, walang taong walang utang bago naka-abroad. Diba? Ako nga, napunta ko dito kasi nga 2011, medyo malaki pa ang binayaran ko noon eh. Kaya nakautang po ako sa hipag ko noon. All, ano na yata, all na, na ano ko, na utang ko. Bali, 70K. Iba pa yung nasanla ng asawa ko. Tapos, pagdating ko sa Hong Kong, iba pa yung binayaran ko rin dito na pinang-process din. So, ganito guys, sa gawin nyo. Unang-unang sahod nyo guys. Wag na wag muna ninyong pangluho or pangbili ng kung ano-ano. Kailangan nyo munang magbayad ng utang sa Pinas. Kahit na ano, hindi buo. Para at least, di ba, makababawasan nyo yung utang nyo. Hindi yung, sige ang luho mo, sige ang bili mo na kung ano-ano, pero yung utang mo, lalaki ng lalaki yun. Kasi nga, wala namang tao nagpapautang na sa Pinas na walang porsyento. Pera na lang sa hipag ko kasi walang porsyento yun. Pero yung iba, I'm sure guys, yung iba may 5-6 or may kung ano-ano tinutubuan para lang makautang, diba? Kaya isipin nyo guys, pagdating nyo pa lang dito sa abroad, unang-unang isipin nyo ang utang ninyo. Huwag mo nang luho or huwag mo nang gusto ng asawa nyo or pamilya nyo. Unang-una guys, ang isipin nyo, paano nyo isusurvive yung sweldo nyo. Kasi kahit nasabihin na malaki ang sweldo natin, mas malaki din ang gastos natin sa totoo lang. Kasi experience ko yan. Halimbawa, dito sa Hong Kong, 4-5 po ang minimum. Plus, yung iba nabibigay ng food allowance, 1,000 na higit yata. Yung iba, binibigay naman yung allowance sa 1,000. Pero yung iba, free food. Kaya wala silang allowance. Ang gawin nyo po guys, para po sa mga first timer, siyempre, may utang. Kailangan din nating bigyan ng allowance ang pamilya natin. At saka allowance din sa sarili mo. Halimbawa, kung 4-5 ang sahod mo, pwede mong ibayad yung 10K. So, 1-5 peso na yon, 1-5 peso. Tapos, pwede mong ibayad din sa asawa mo ang 15K. 15K is 2-5 lang yon. So, yung matitira, pwede mo ng allowance yon sa'yo, diba? So, ganun lang gawin mo monthly hanggang sa matapos at matapos mo yung utang mo. Para hindi ka yung utang mo, tapos uutang ka sa iba para pambayad sa iba, tapos uutang ka sa iba, pambayad mo na naman sa iba, diba? Ang hirap nun guys, sa totoo lang. Iniisip ko pa lang parang ang sakit ng ulo pag ganun siguro yung tinutubuan mo yung ibang tao, tapos ibabayad mo sa ibang tao, uutang ka. Wag nyo pong gagawin yun. Kailangan nyo po maging mautak sa abroad. Yun po ang unang-una nyo gawin. At saka yung sahod nyo, kailangan nyo i-divide. Kasi ranas ko na po yan eh. Noong 2011, pumunta ko dito, sa totoo lang, marami po akong utang. Marami po akong utang. Tapos, after 4 months po, na-terminate ako. Kaya, isang buwan po na wala akong sahod. Nag-exit ako ng Macau. Isang buwan na wala akong sahod. Siyempre, wala kami padala sa pamilya mo. Kaya, ayun. Ang ginawa ng asawa ko, nang utang ulit. Para pang-allowance nila. Diba? So, utang na naman. Kaya, nung utang ko ng una, hindi ko pa nababayaran lahat. Kasi, 4 months ko pa lang naman. Diba? Kasi nga, 10,000 lang yung pinapauna ko monthly sa kanila noon. So, nung naka-start na ako dito kila Amo, 4-5 ang sahod ko unang-una noon eh. Kasi nga, ang minimum noon is mga 3-5 or 3-8 yata. Hindi ko matandaan, pero binigay na sa akin ni Amo 4-5. So, ang ginawa ko noon, parang may utang yata ako sa bangko noon eh. Kasi nga, pinambayad ko doon sa pinautangan ko dito sa Hong Kong noon. Ewan ko, hindi ko matandaan. Pero, ang ginawa ko kasi noon guys, hinahati-hati ko yung sahod ko. Hinahati-hati ko. Bayad ko sa Pinas, tapos bayad ko sa utang ko dito sa Hong Kong. Yung mga process-process daw na, mga papel ko dito sa Hong Kong. Nagbayad pa ako dito. So, yun, ginawa ko guys. Siguro mga isang taon. Mga isang taon siguro ako nakasurvive sa utang. So, after that, guys, umutang ako ng bangko.
unang prinubayad ko guys, gamit muna sa bahay. Gamit sa bahay, gamit sa bukid. Siyempre, di ba, pag galing ka naman sa mahirap, tsaka wala kang mga kung ano-ano, unahin mo muna yung pagka, isipin po natin, unahin po natin muna ang pagkakakitaan ng asawa natin sa Pinas. So, yun ang ginawa ko guys, una kong pinrovide yung kailangan ng asawa ko sa bukid. Yun yung mga ano, patubig, kuliglig, basta gamit sa bukid yung inuna ko para hindi na siya mahirapan at saka hindi na siya ano mag-aarkila pa sa iba, di ba? Para libre na rin yung ano niya. So yun ang inuna ko talaga, yung mga gamit niya. Tapos noon kasi guys, hindi pa masyadong ano yung Facebook noon eh. Kaya puro tawag lang ako noon. Hindi ko alam, puro tawag lang ako noon. Kaya mas malaki ang ano ko, gastos ko noon kasi puro tawag lang ako. Hindi ako masyadong, at saka hindi rin ako masyadong marunong mag-Facebook or mag-ano noon, pati rin sa asawa ko noon. Kaya nung medyo nakaginhawa na ako guys, mga siguro 1 year mahigit na siguro, ang ginawa ko, bumili ako ng computer. Ah, nag-loan pala ako sa bangko, 10,000. Ang ginawa ko noon, 10,000, pinabili ko ng computer ang asawa ko. Pinakabitan ko ng wifi sa Pinas. Tapos, binilhan ko yata ng cellphone ng asawa ko para sa communication namin. Para hindi na ako mag-load, saka mas makakatipid ako sa load noon. Yun, ang una ko munang ginawa guys, para isipin mo yung makakatipid ka, diba? Isipin mo yung makakatipid ka na hindi ka na mag-asyadong gagastusan. Kaya una kong ginawa, bumili ako ng computer at saka binilang ko ng maayos na cellphone yung asawa ko. Kasi ang cellphone lang niya nun guys is touch, yung keypad pa lang. Pang Facebook or pang ano, pang Messenger. Kaya binilang ko lang siya ng cellphone nun. Ating yung unang cellphone ng asawa ko, hindi naman ganun kagandahan, mga ano lang yata, basta mura lang noon yung bili niya. Pero yun ang inuna ko talaga, yung computer, kasi nga mas gusto ko yung mas ano, may communication kami. So afternoon guys, nagbabayad. Siyempre, natapos ko na yung utang ko ng Pinas, natapos ko na rin yung utang ko ng dito sa Hong Kong. Nag-loan ako ng bangko para doon nga sa computer at sa cellphone ng asawa ko. Sabi ko nga, hindi masama ang mangutang basta mapunta sa pagkakalagyan ng maayos. Basta may binili pa ako noon guys na inano ko talaga sa bangko. Hindi ko alam kung yung ano yata gamit sa bukid, yung kuliglig or hindi ko matandaan yun. Kaya yun guys, utang na naman. Ang ginawa ko noon, naka-budget na naman siya sa bangko. Allowance ng asawa ko at allowance ko, yun na naman na nakabudget nun. Kaya kung ano lang yung budget talaga nila ng asawa ko, dapat yun lang din talaga, walang maglalabis, walang kukulang. Kung ano lang din yung matitira sa akin, yun lang talaga noon, yun lang talaga. Kaya guys, alam nyo ba, naisip ko talaga yun na parang ano, parang gipit pa rin kasi nga allowance, bangko, allowance ko. Tatlo kami naghahati sa sahod ko. Parang ano, iniisip ko parang gipit. Kaya nag-iisip ako ng ano eh, nag-iisip ako ng pagkaka-extrahan or pagkakitaan ng iba. Doon ako nagsimula ng online selling sa Pinas. Doon ako nagsimula na, pwede palang kumita sa online, sa Facebook. Kaya ginawa ko, nag-online selling ako sa Pinas. Yun yung unang-una kong online selling. Okay naman siya, kumikita naman. Yung kaya nga lang, lahat ng kita na sa asawa ko kasi siya nagpapaship. Tsaka minsan, yung mga bayad doon na rin sa kanya. So, yun. Una kong extra. Parang nakakatuwa lang guys kasi nga, medyo yung sahod mo, nahahati sa tatlo. Tapos, medyo nagigipit ka kasi minsan may mga hindi mo maiwasan talaga na emergency sa Pinas, di ba? Kaya minsan talaga, hindi mo talaga alam. Kailangan may extra ka talaga. Yun ang ginawa ko, nag-extra online selling ako. Nagpo-post ako dito, tapos yung asawa ko ang nakikipag transaction sa Pinas. Ayun. So, after that guys, 2014, nakabili na kami ng may mga baka na rin asawa ko, dalawa or tatlo yata. After that, 2014, naisip ko naman na magpagawa ng bahay.
Kasi nga, tumutulo na yung bahay namin kasi nga pawad lang at saka yung plywood. Nagsasahod na ng mga timba yung asawa ko kasi tumutulo na sa loob ng bahay. So ayun. Wala po, walang masamang mangutang. Basta po mapunta sa pagkakalagyan ng maayos at saka may mapupuntahan talaga ng mabuti. Wala po masamang mangutang, promise. Basta marunong kang magano ng obligasyon mo na hindi ka nakaka-provision ng tao. At tandaan po, kung hindi po tayo nakakabay dahil sa emergency, pwede po kayo makipag-usap ng maayos. Huwag nyo pong tatalikuran ang utang nyo dahil promise, hindi ka asinso. Promise. Kasi marami na akong mga naanuan dyan na mga maraming utang. Halos ang ganda-ganda naman ng mga trabaho nila pero halos nalulubog pa rin sila. Ewan ko ba kung ano nangyari. Siguro nga dahil sa mga utang na hindi nila binabayaran. Kaya siguro ganun nangyayari sa iba, di ba? So, ayun guys, mag-alas 4 na. Mamaya mag-prepare na ako ng dinner ng mga alaga. Mag-rice lang sila at saka isda. Yun lang muna. Tapos mag-broccoli sila. So, goodbye guys! See you next video! Sana magustuhan nyo ang aking munting kwento. Bye-bye!